Sa video na to, you will experience Japanese street food scene of Osaka at night. Kung kasama ko si San Goku ngayon, panagano isang subo niya ng lahat to. I'll show you some of the best Osaka street food sa famous street food heaven called Dotonbori. From authentic takoyaki, ice cream breads. Halos 8 degrees yung lamig dito sa Osaka, pero mag-ice cream pa rin tayo. Japanese fried skewers. Japanese kwek-kwek. Gyoza. Di na siya bagong luto, masarap pa rin. At overloaded na seafood okonomiyaki. Laki ng hipon. Good luck. Kaya ko ba ito subuhin? Bahala na. Cheers. Grab something to eat, because this is Osaka street food at night. Wow! Ready ka na ba? To rock! The lively entertainment area of Dotonbori is Osaka's most famous tourist destination and renowned for its bright neon lights, extravagant and enormous signages, and the variety of restaurants and bars. Tila, kahit inaantok ka, ay mapipilitan kang magising dahil sa liwanag, ingay, at energy na hatid ang Dotonbori. Today, I'm on a mission to find some of the most delicious Japan street food of this food heaven here in Osaka. Oy pare, welcome sa Dotonbori dito sa Osaka, Japan. Pare, ang daming turista, ang daming lokal, Sabado ngayon, pero isa lang hinahanap nila dito. Iba't ibang masasarap na Japanese street food. Merong tinatawag na Japanese term na tinatawag na kwidaure. Ibig sabihin sa English is eat till you drop, dahil literal, kaliwat kanan, sobrang daming street food ka makikita, kaya naman mabubudol ka talaga. Anyway, tignan natin kung yung mga mahanap nating Osaka street food dito sa Japan. Kaya hintayin natin, tara! For street food, panigurado, you're all familiar with takoyaki, a ball-shaped Japanese snack made from wheat flour-based batter and cooked in a special molded pan. It is typically filled with minced or diced octopus, tempura scraps, pickled ginger, and green onions. Thank you. Okay, pare, halos namamatay na ako sa lamig dito sa Osaka, Japan, pero meron tayong unang food trip. Ito yung napakamainit na takoyaki. Para sa SM Food Court, sa iba't ibang malls, ang dami ng takoyaki stalls. Ito, Pops, authentic talaga, lalo na dito sa Osaka. So yung gawin natin, hulugan that. Oh wow, tikman natin. Ang lamig. Cheers. Don't get me wrong, ang init nun, pero ang lamig ng panahon, so sakto lang din, pero ang sarap, sobrang sarap. There's real octopus chunks inside, and then sobrang creamy niya, as in, di ka nangunguya, ayan oh. And then that sweet, savory takoyaki sauce, ang sarap. And then yung parang squid flakes, nagpapatulong din sa lasa niya. Ano mo, ito talaga yung Osaka street food. I mean, sakali ng Dotonbori, mga lokal kumakain. Actually dito, kaliwat kanan, maraming takoyaki stalls. So pinili ko na lang yung hindi gaano crowded. Pero pare, ang sarap pa rin. Anyway, dito pa lang sisimula to. Proceed tayo sa next food trip. Next, melon pan, a type of Japanese sweet bun that resembles a rock melon and also famous in Taiwan and China. Arigato. Okay, next natin. Hindi ko alam kung nakatingin ng melon pan sa Pilipinas, pero dito talaga authentic noon. So makikita mo, yung pinaka-melon pan na tinatawag nila is yung bread. Ayan, so mamimili ka. So para siyang flaky sweet Japanese bread. And then, mamimili ka kung anong klaseng ice cream yung gusto mo. Siyempre, nasa Japan tayo, tsaka favorite ko yung matcha. So magmamatcha na rin tayo. Anyway, tikman muna natin. Halos 8 degrees yung lamig dito sa Osaka, pero mag-ice cream pa rin tayo dahil, wala, gusto ko eh. Cheers! Wow. Ang sarap. The melon pan. May lasa na rin talaga siya eh. Sweet, sugar, crunchy, flaky. Sumatcha natin, nandun yung pait.
Ang sarap niya. Ay, garang kahit sobrang lamig. Okay pa rin kung kain ng ganyang malamig dahil hindi ko magsisisi yan. Kahit mag-hyperthermia na ako dito, eh okay lang. Dahil ang sarap talaga ng melon pa na to. Kasi alam mo, nakikita ko kahit mga lokal, kumakain pa rin ng ice cream kahit malamig na. Anyway, proceed tayo sa next food trip. Okay, sobrang lamig sa labas kaya pumasok kami sa loob ng isang legendary restaurant dito sa Osaka. Ito ang Kushikatsu Daruma. Kushikatsu is a Japanese dish of deep-fried skewered meat and vegetables. In Japanese, kushi refers to the skewers, while katsu means a deep-fried cutlet of meat. And the iconic angry man holding some kushikatsu is the legendary restaurant Daruma that is operating since 1929. It's a different Japanese fried skewer. So halo-halo yan, may gulay, may karne. Katulad nito, meron tayo ditong hipon. Meron tayo ditong parang quail egg. Hinuhulaan ko na lang. Ito, feel ko chicken to. Itong ginagawa daw dyan, eh, meron ka dito yung kanilang, ito yung kanilang signature kushikatsu sauce. So lalagyan mo, gusto unahin itong hipon natin. Ayan. Nauna, kala ko tempura. Ito pala parang kamaron. Ang sarap, crunchy outside. The sauce, not too overwhelming. Slightly sweet. Para sa soy sauce. And then the batter, yeah, parang katsu. Crunchy, pero hindi makapal. And then yung hipon, malaman, juicy sa loob. Ito, try ko. Alam ko, quail egg to. Lagyan natin. So, gusto ko lagyan ng konting chili. It's like Japanese kwek-kwek. Ito medyo misteryoso sa akin to. Hindi ko alam kung ano to. Baka. Do, alam mo, to be honest ha. Medyo di malamot yung baka nila. May nguya pa. To, tikman natin isa pa. Imitation crab meat. Sarap. Alam mo, nagigits ko eh. Alam mo yung pagkain na to, yung kushikatsu, parang finger food, pero I mean, hindi siya finger food, nasa stick shop. Alam mo yung very light lang, pero nakakatikim mo ng iba't ibang lasing karne, nakakatikim mo ng iba't ibang lasing gulay. Tapos yung butter talaga, parang interperfection, di makapal, di manipis, sa crunchy. Gusto ko i-try itong manok nila. Ang natawang. Parang kung kumakain ng karage. Oh, perfect. Sarap. I love the vibes. Like, this like, actually parang ramen bar type eh. Nagluluto sa harap mo. Piniprate mo yung mga gusto mong, mga pinili mo skewers. Pwede kang mamili per stick. Pwede kang mamili per set. Parang ganito. Proceed tayo sa next food trip natin. Next, gyoza. These are dumplings filled with ground meat and vegetables and wrapped in a thin dough. Okay, pare, next. Meron na nakikitang gyoza. Panigurado, alam nyo to. Ito yung stir-fried dumplings ng Japan. Perfect partner to ng ramen. Anyway, meron tayo ditong parang spicy sauce. Ito yung gyoza sauce. Ah, chili. Okay, chili to. Sige, dadamihan ko. Nice. And then, lagyan din natin ng gyoza sauce. Nice, pare. Look at this perfect dumpling or gyoza with a chili and soy sauce. Cheers. Ang sarap. Alam mo, kung kasama ko si San Goku ngayon, panagado isang subo niya ng lahat to. Hindi na siya bagong luto. Ang sarap pa rin. May lutong ng konti. Ay, nagdikit-dikit na siya. Hindi siya bagong luto eh. Though masarap pa rin siya. May lutong ng konti. May konting chewiness doon sa wrapper. And then yung pinakakarne, that porky meat mag-garlic na lasa. And then nagpapatulong yung chili and yung soy sauce. Anyway, isang mga gat, proceed tayo sa next food trip. Ganda dito sa Dotonbori. Para kang bumabiyahe around the world dahil saring-saring nationalities ang makakasalubong mo. Dito din located ang iconic tourist photo spot na Glicoman. At akalain mo no, itong running man na to ay based pala sa isang Filipino champion sprinter na si Fortunato Catalon. Anyway, enough with the history and proceed tayo sa next food trip.
Nakita ko tong isang stall beside the Doton River that sells yakitori chicken barbecue and a huge imitation crab meat. Okay pare, sobrang lamig talaga. As in, gusto ko i-emphasize na ang lamig ngayon. At first time ko na maka-experience ang gantong lamig sa isang bansa. Anyway, punta tayo sa ating, meron tayo ditong chicken yakitori. Sige, tikman natin. Uy, tignan mo naman oh, yung kabila. Oh, di ba? Pwede ka muna mag-boat ride with your family. Pero ako dito, nakaupo kami ni Audrey at tinitis yung lamig at kumakain ng yakitori. Lamig, cheers! Simple. Ang sarap. This is Thai part, so mataba siya. Malambot, juicy. May konting crunch, smoky. And then yung sauce, parang spicy gochujang. Ang sarap. Next, dito ako naintriga. Look at this. Parang imitation crab siya. Kala mo crab claw, pero imitation lang yan. Anyway, dip natin sa mayonnaise with chili powder. Bakit kahit imitation crab sa Japan, ang sarap. Ang kapal. Ang lambot. You have the imitation lobster or crab flavor. And then mayonnaise. Wow! Ang lamig. Ang sarap. Alam mo, tabi silang din dito. Sarap tumambay eh. Inom ka ng beer. O mainit na kape. Tapos, katabi mo yung river nila. Mahaba pang gabi. Hanap pa tayo ng more food trip dito sa Osaka. Next, why not stop the freezing weather with the piping hot fish cake beside the river? Okay pare, narinig mo ba yung music? I mean, ang lamig pa rin talaga, pero meron tayo ditong Oden. Alam mo, nalaman ko lang, no, sinabi lang ng tatay ko na ang Oden pala, o fish cake, naging parang local favorite na rin dito sa Japan. Look at that. Ito medyo kakaiba yung hugis ng fish cake nila dito. So para siyang medyo, kala mo isaw, parang intestine eh. Tignan natin. Tastes like regular fish cake or oden, but I mean, sarap. Mainit. Medyo sinasubside ngayon lamig sa katawan ko. Soft, bouncy. Ang sarap umigop ng mainit na sabaw. I mean, alam ko mainit na pagkain siya, pero refresher siya para sa akin dahil lamig. Ang sarap. Inigit sa lahat ang mabait din ng may-ari. I mean, sobrang friendly. Anyway, we'll see you guys next food trip. Okay, next, meron tayo dito yung famous nag-trending dito sa Osaka na 10 yen Japan pancake. Look at that. So, mukha siyang barya na 10 yen. So, mozzarella cheese loob niya. Ito, panoorin niyo to pare. Wow. Like a never-ending loophole. Oh, masarap. Outside, yung batter niya parang sweet pancake lang din. And then yung loob, gooey, cheesy, piping hot. It's like a perfect hot pancake or dessert dito sa Osaka. Alam mo, in fairness ha, masarap siya, hindi rin gano'ng kamahalan. Okay, para sa last food trip natin, meron tayo ditong Osaka okonomiyaki. Look at that. Alam mo pagkakaiba nito, no? Ito yung pinakamalaking okonomiyaki at pinakamalaking mga hipon na nakalagay sa okonomiyaki nakita ko sa buhay ko. This is really fresh Osaka style katabi ng river dito sa Dontoburi. Anyway, umorder na tayo. Hi, hello, Philippines! Hello! Say hi, Philippines! Okay, last food trip natin. Nandito pa rin sa Dontoburi. Pare, nandito tayo sa isang parang resto bar. Gumagawa sila ng authentic okonomiyaki. Look at this. Ito yung okonomiyaki is like a savory seafood or meat pancake. Grabe, ang lalaki ng hipon. Hindi sila nagbibiro sa hipon. Grabe, look at that. Ang laki. Oh my gulay.
And then as you can see, nandito yung parang Japanese mayonnaise nila, yung okonomiyaki sauce din nandyan. So hindi ko alam kung paano dudurugin to. Okay, so what we will do, I wanna take the okonomiyaki itself, tapos kuha rin. Nice, grabe! Ang sarap nito! That sweet, tangy okonomiyaki sauce. Ibang klase. And then yung texture niya, parang creamy na siya eh. Sobrang lambot. Yung cabbage nandun, yung mayonnaise, nagpapatulong din. Nakakatuwa sa ginagawa natin ngayon. Halos lahat ito nang tikman ko sa Pilipinas. Pero iba, yung atake. Kapag dito kasi mismo sa Japan kakain, I mean, local point of view nila, yung mga ingredients na ginagamit nila, yung way ng pagluto nila, medyo kahit paano iba eh. Ang laki ng hipon. Good luck. Kaya ko ba ito subuhin? Bahala na. Cheers. Just like a jumbo shrimp. This might be one of the best or might be the best okonomiyaki yung tikman ko sa buhay ko. Daming tao, mga lokal. May mga nag-inuman sa labas. Kumakain ng napaka-init na okonomiyaki habang 4 degrees Celsius ngayon dito sa Osaka. Gusto ko, may hipon, tsaka okonomiyaki. Yun, perfect to. Huling gagat para sa inyo. Cheers! Alam mo, halos kakadating ko pa lang sa Japan, pero iba na talaga experience dito. This is my 11th country so far, but this has its own exclusive vibes, food, and beauty. Bilang batang namulat sa Japanese food sa Pinas, at bilang Pinoy na paboritong Japanese cuisine, isang checklist sa mga pangarap ko ang makabisita at makakain ng Japanese food dito sa Dotonbori. Pare, dito nagtatapos ang ating Dotonbori episode, pare. Sobrang daming Osaka street food noon. Maraming salamat sa panonood. Ako si Chewy dito sa Osaka, Japan, kasama si Spidey. Nagsasabi, stay safe, good night, and goodbye. Bang! Ay, sorry. Bang! Arigato gozaimasu. Thank you. Ang lamig talaga, as in, pinapalo ka sa muka. Oh, ang sakit. Authentic Osaka takoyaki, mali. Isa pa. Baka nga. I mean, sinasabi kong baka siya. Hindi baka nga. Ang nag-itsin, ang gulo.